ngayon, kapistahan sa mga Eastern Orthodox, Russian Orthodox, mga Catholic Orthodox, kapistahan sa mga Muslim sapagkat kinikilala nila si San Joaquin at si Santa Ana sapagkat mataas na tao sa kanila ang ating mahal na Birheng Maria. Kaya naugat nila kung saan galing si ang mahal na Birheng Maria at nabanggit sa kanilang Quran ang pangalan ni San Joaquin at Santa Ana. Lalong-lalo na sa atin mga Catholics at mga Anglicans, yung mga reliyon na malalaking Protestante na babanggit si Santa Ana, yung mga maliliit na lamang na mga Christian religion kuno ang hindi kumikilala sapagkat hindi nila binibigyan ng pansin ang mahal na ina. Bakit napaka-importante nito? Alam niyo yung Protovangelium ni Santiago. Ano yung Protovangelium? Ito yung mga nasulat na aklat bukod pa sa Biblia na hindi isinali sa Biblia. Yun yung sources ng information natin. Merong mga aklat katulad ng Ebanghelyo ni San Pedro, Ebanghelyo ni Santiago, Ebanghelyo ng iba pang mga apostoles at iba pang mga tao. Maraming naisulat bukod sa Biblia. Kaya kung magkoconcentrate tayo sa Biblia lamang, katulad ng mga Christian religion, at hindi uugatin ang tinatawag na tradisyon o kasaysayan, ay walang kwenta sa kanila ang istorya. Walang kwenta sa kanila ang mga pangyayari. Hindi katulad ng Catholic at ang iba pang mga religion, at especially ang Catholic Orthodox, ay talagang inuugat nila ang kasaysayan. At doon nakita na malalim ang devosyon sa ating mahal na ina, lalong-lalo na sa dalawang ito, may devosyon sila kay San Joaquin at Santa Ana. Alam ninyo, mga minamahal na kapatid, itong si San Joaquin, sabi sa Protovangelium ni Santiago, si San Joaquin ay talagang banal na tao. Isa siyang mayaman na maaring may negosyo ng tela o linen. At sinabi rin marami siyang hayupan, maraming mga tupa. At siya rin ang nagsusupply ng tupa sa templo na binibili ng mga tao upang sunugin sa altar. Kaya makikita mo, mayaman siya, pero meron siyang isang frustration. Itong dalawang ito na si San Joaquin at Santa Ana, wala silang anak. At siya ay nag-o-offer palagi ng tupa para sa magkaroon ng anak. Alam ninyo, si Santa Ana medyo naiirita na siya sa panlalait, pati si San Joaquin sa panlalait ng mga tao, sapagkat ang kawalan ng anak noong panahon na iyon ay isang kamalasan ng buhay at isang sumpa ng Diyos para sa kanila. Kaya nga mapapansin mo sa Biblia, ang matres na hindi pinagdaanan ng sanggol ay kawawang bahay bata. Iyon ang sinasabi rin sa Biblia. Kaya para sa kanila, isang malaking
kalungkutan at kabiguan ang walang anak at manatiling dalaga kasi ang kanilang pangarap ay magkaroon ng anak sapagkat ang anak ang siyang bumubuhay sa mga magulang, lalo na ang kalalakihan. Ang anak ang siyang nagtatanggol, lalo na ang kalalakihan, sa mga bansang inaapi. Kaya kung ang isang pamilya ay walang lalaking anak o walang anak, sinong magtataguyod ng lupain at ng kanilang mga negosyo? Kaya malaking kabiguan para kay San Joaquin at Santa Ana. Tumanda na sila. Pag sinabing tumanda, umabot na ng 80, papunta na sa 90 ang kanilang edad. Sa Biblia, ganon. 80, 90, umaabot pa sila ng mayigit. 100. Kaya itong si San Joaquin ay offer ng mga tupa, ng mga baka na susunugin para magkaroon ng anak. Pero binigo siya. Sinabi ng anghel sa kanya, hindi ko pakikinggan ang iyong mga kahilingan. Siguro dahil may plano ang Diyos kay San Joaquin at Santa Ana. Ang ginawa niya, pumunta siya ng disyerto at doon, alam niyo ang desert, ay talagang gumawa siya ng sakripisyo. Siya ay nagpakahirap talaga sakripisyo, nagdasal ng nagdasal. At nung marating ang 40 araw ng kanya mga paghihirap at sakripisyo, sinagot siya ng anghel na siya ay magkakaroon ng anak. Pag ganun sa Biblia ang istorya na matanda ka ng nagkaanak, ibig sabihin nun, merong milagro, merong misteryo, merong plano. Katulad kay Abraham at Sarah, katulad ng kay San Juan Bautista, yung nanay at tatay niya, di ba? So, pag tumanda ka ng ganun at nagkaanak ka, ibig sabihin yan, merong pinlano ang Diyos, merong hiwaga na mangyayari. At ganun nga, nung bumaba na si San Joaquin at nakita niya si Santa Ana, sinalubong siya, doon pa lang daw sa pagyayakap na yon, ay nabuo na ang sanggol na si Maria, ang mahal na birhen. Kaya walang halong sexual ang pagkabuo ng ating mahal na ina sa sinapupunan ng ni Santa Ana. Anong pagkakaiba ng pagkakabuo kay Jesus at kay Santa Ana at kay San Juan Bautista? Kay Jesus, nandoon na ang kanyang pagka-Diyos. Ginamit lamang ang katawan at dugo ng ating mahal na ina, yun binuo doon sa sinapupunan ang katawan na gagamitin ng ating Panginoong Hesukristo upang siya'y maging tao. Kaya yung katawan at pagka-Diyos ng nagsanib iyon, ang tawag ay ang ating Panginoong Hesukristo. Si San Juan Bautista naman ay bunga, kahit na matanda na sila, ay bunga ng gawaing sexual, pero may milagro. Si San Juan Bautista, kung napansin ninyo, kay San Juan Bautista ay may milagro. Tinulungan ng Panginoon na mabuo ang similya at itlog ng isang babae. Doon naman sa ating mahal na birhen, merong pagkakaiba kay Jesus at kay San Juan Bautista. Oo, tao ang ating mahal na ina. Kaya nagsimula siya sa sinapupunan ng isang tao
Pero merong misteryo doon, inexempted siya sa tinatawag na kasalanan, mana. Kaya nga, anticipated ang kanyang pagkaligtas. At sinabi sa Biblia, ang lahat ay dapat iligtas. Si Maria, inuna ang pagliligtas sa kanya, hindi siya bunga ng pagtatalik ng isang lalaki at isang babae. Pero ang kanyang pagkatao ay walang pagka-Diyos. Hindi Diyos ang ating mahal na birhen. Nabuo siya at ang kanyang kaluluwa dun mismo sa sinapupunan ni Santa Ana. Hindi katulad ng ating Panginoong Jesucristo, Diyos na siya at ang kanyang katawan ay binuo sa sinapupunan ng ating mahal na ina. So nakita niyo yung pagkakaiba, no? So ang pagkakaiba ng tatlong. So napaka-importanteng maintindihan yun kasi yung mga misteryo, yung mga hiwaga, bakit ito ginawa ng Diyos sa atin at bakit ito ipinagdiriwang natin, bakit ito may kaugnayan sa atin. Kasi may kaugnayan ito sa ating kaligtasan. Kaya nakikiisa tayo sa pamagitan ng pagdiriwang kahit na tayo ay kakaunti kasi hindi natapat ng Linggo ang ating pagdiriwang. Ipinagdiriwang natin ito sapagkat ito ay parte ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Kaya ang Kristyanismo, ang Katolisismo ay pagdiriwang, no? Hindi katulad ng ibang reliyon ay hindi pinagdiriwang ang mga ginawang hiwaga o misteryo ng Diyos para tayo iligtas. Lagi na lang ang kanilang sinasabi ay katotohanan, ito ang katotohanan. Hindi nila tinitignan ang nangyaring paghahanda ng Diyos at inihanda ang mga taong ito, katulad ni Santa Ana at Joaquin, upang mangyari ang kaligtasan ng sangkatauhan. Ngayon, anong pinakaaral nito, mga minamahal na kapatid? Ang pinakaaral nito, alam niyo po ba ang simbahan ay humahanap talaga ng modelo na magiging santo at santa na mag-asawa? Yun po yun. Kaya tinignan talaga nila si Santa Ana at San Joaquin bilang modelo ng simbahan. Ang lagi na lang nagiging santo ay mga martir, yung pinatay dahil sa pananampalataya. O kaya naman mga pari, mga madre, mga tao na nagpakabanal-banal, na nag-single lang sila, di ba? Eh, ano ba talaga ang katangian nila? Katangian ng mag-asawa na nagtulungan upang maging banal. Yun talaga ang trabaho ng mag-asawa. Ang trabaho ng asawa ay tulungan ng asawa upang maligtas at maging banal, magkaroon ng kaganapan ang kanilang buhay. Kung ang asawa mo ay dadaling ka sa impyerno, lagi kayong magsisigawan, lagi kayong mag-aaway, lagi kayong nagseselosan, ay dadaling ka talaga nito sa kamalasan ng buhay. Dapat ang mag-asawa ay nagtutulungan upang marating nila ang kabanalan, ang pagiging mabuti lalo, matyaga, masakripisyo, mapagmahal, mapagpatawad. Dapat mahinog ang mag-asawa sa ganong klase ng mga katangian.
yung katangian ng Diyos, nagpapatawad, mapayapa ang buhay, sila ay mapanagutan, sila ay makatarungan, sila ay matulungin, marating nila ang ganitong klase ng estado ng buhay. Kaya sila yung kauna-unahang modelo ng mag-asawa. Ngayon ay tinitignan din ang mag-asawa, pero naiproklama na silang santo at santa ang ama at ina ni St. Therese of Infant Jesus o Santa Teresa of Lisieux. Yun yung sumunod na mag-asawa, na talagang banal na banal na mag-asawa. Karamihan sa kanyang mga anak ay naging madre. Ano pa yung dapat na tignan natin dito, mga minamahal na kapatid? Yung pagiging magulang, di ba? Sabi daw, ang swerte-swerte ni Santa Ana at ni San Joaquin, kasi si Santa Ana at San Joaquin, talagang banal na banal. Si Maria, parang wala siyang problema, wala silang problema. Pero tinignan ng mga nag-aaral, ikaw nga magkaroon ng anak na banal na banal, paano mong iaano yung iyong sarili, di ba? Paano mong susundan ang kabanalan ng batang ito? Paano mong ipakikita ang kabanalan? Paano mong aalagaan ang kabanalan? Mahirap daw yun sa isang ina. Makita niya ang kanyang anak na sa santo-santo at laging nasa simbahan, laging papagalitan. No? Bakit ka ba lagi nasa simbahan? Di ba? Merong isang bata na nandito na inaaway ang mga panguluhan ng altar boys. Kasi pag ang altar boy na yon laging wala, makulit, sumasama ng walang paalam, hindi ko na sabihin kung sino yon. Ang lagi pinapagalitan ay yung mga panguluhan ng mga altar boys, ng mga altar servers. Minsan din natin maintindihan, ano? Bakit ang mga bata ay nabibighani sa Diyos. Di ba? Hindi natin maintindihan. Lalo na kapag magpapari at ayaw mong magpari ang iyong anak, ayaw mong magmadre, parang kaaway. Kaya nga sabing ganon, may mga yugto ang pagiging magulang. Ang unang yugto ng magulang ay yung maliit pa yung bata, parang sinasamba niya ang kanyang magulang. Nandoon siya sa pagsamba na sa kanyang magulang. No? Mahal na mahal niya, nandoon lang siya sa tabi ng kanyang magulang, di ba? Lahat ng pangailangan niya, binibigay sa kanya. Kaya higup na higup siya doon sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Yun yung tinatawag na parte ng pag-adore. I'm adoring my parents. Mga bata pa ako, 5 taon pa lang ako, ako ay laging nakasunod sa kanya. Tinitignan ko ang kanyang kabutihan. Tinitignan ko ang kanyang ginagawa. Ginagaya ko siya. Yun yung unang parte ng pagiging anak at magulang. Yung pangalawang parte daw yung pagiging antagonistic. Ano yung antagonistic? Pumunta na sa parte ng high school o elementary, college, laging against na yung mga magulang dun sa bata. Parang kalaban na yung bata, no? Dati, ina-adore niya. Tapos, kinakalaban na. Di ba, dumating yung sa punto na ganyan ang yung mga anak. Di ba? Laging parang siya ang nakikita kapag umuwi ng gabi, kapag may mga may ginagawa na hindi mo alam, di ba? Pagtatamad-tamad siya, may sermon kagad siya, di ba? So ito yung pinaka masaklap na parte ng pagiging magulang, di ba? And then lilipas yan pag nag-asawa na yung anak ninyo, naging professional na. May kita niyo, pupunta na kayo sa tinatawag na intimate friendship. Ano yung intimate friendship? Bumabalik, nagiging magkaibigan kayo. Di ba? Yung nanay mo, kaibigan mo na,
naniniwala ka na sa kanya, 'di ba? Yung tatay mo ganon, parang kumabait kang tatay, talagang ano yan, magiging magkaibigan kayo kapag mag-asawa na yung nag-asawa na yung inyong anak o nagkaroon na ng trabaho ang inyong anak. So bumalik. And then sa kahuli-hulihan na parte ng ating buhay, yung mga na matatanda, matitira na lang yung gratitude. Ano yung gratitude? Yung pagpapasalamat. Pinasasalamatan ko ang aking ama, pinasasalamatan ko ang aking ina. Maaring patay na sila. Makikita mo ngayon ang ganda pala ng ginawa nila sa iyong buhay. Wala kang gagawin kundi magpasalamat. Bigay sila ng Diyos sa iyo. Dapat pumupunta tayo sa punto na gano'n, ano? So, maraming mga matatanda ngayon, maraming mga magulang ngayon, kaawa-awa, kahabag-habag, parang walang ginawa sila sa kanilang mga anak, kontratuhin sila ng kanilang mga anak. Sana yung mga anak, makita nila ang kahalagahan ng magulang. Kaya nga sa unang pagbasa ngayon, ating alalahanin ang ating mga ninuno, ang mga may limot na kadakilaan, sila ang ibinigay ng Diyos sa atin. Alalahanin natin sila upang matupad. Binigay sila ng Diyos upang matupad ang ating mga pangarap, ang kaganapan ng ating buhay. Sinamahan tayo ng mga ito hanggang sa kauli-ulihan ng kanilang buhay. Ang kanilang lakas, ang kanilang kabataan ay inialay nila upang ihatid ka sa iyong mga pangarap. Sa akin, problema yan. Kasi ang dami ko nang pinag-graduate. Ito yung saklap namin, ano? Iiwan na lang kami. Babalik talaga yan sila sa magulang nila. Minsan nararamdaman ko, pag may dumating na bata, panibagong maliit na bata, panibagong high school, panibagong college, sabi ko, ito na naman, magsisimula na naman ako. No? Sa aming mga pari, napakahirap. Kasi talagang hindi namin naranasan maging mga magulang. Kayo, napaka-importante niyan kasi naranasan ninyo ang maging magulang. Ang ibigay ninyo ang inyong buhay sa inyong mga anak. At yung mga anak, naramdaman nila ang tunay na pagmamahal kahit na meron silang mga pagkukulang. Napapansin ko sa aming mga bata, kahit hindi sila masyadong natulungan ang kanilang mga magulang at sila'y lumaki sa akin, mas mahal pala talaga nila ang kanilang magulang kisa sa amin. Kakaiba. Kasi yung relasyon na galing sila sa inyong katawan, galing sila sa inyong sinapupunan. Kung hindi dahil sa inyo, wala sila sa daigdig na ito. Kaya maswerte kayo. No? Yun ang gustong sabihin sa atin ng ating ngayong pinagdiriwang. Malaki ang utang na loob ni Jesus kay Mama Mary, kay Santa Ana at San Joaquin. Si Mama Mary, malaki ang utang na loob niya kay San Joaquin at Santa Ana. Kaya, sa puntong ito, ipagdasal ninyo at pasalamatan ang mga ibinigay ng Diyos sa inyo, ang inyong mga magulang. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, sa katahimikan ng ating mga puso, ipagdasal pa natin ang gusto nating hilingin habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ating mga kamay, alam kong diringgin ang Diyos ang samo kong. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ang Diyos ang samo kong. Iyap natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, salamat po. Naranasan namin ang maging magulang o maging mga anak. Salamat po sa karanasan na ito. May tinawag kaming ama, ina, lolo at lola na kabilang kami sa angkan na ibinigay mo sa amin. Salamat po at yun ay pinagdarasal namin, Panginoon. Tulungan mo ang aming angkan, ang aming pamilya. Kung may mga sigalutan, kawalan ng kapanatagan, hawakan mo ang lahat ng miyembro ng aming angkan na magkaroon nawa sila ng kapanatagan sa kanilang buhay at maranasan nawa nila, maramdaman nawa nila ang pagmamahal sa loob ng angkan, ang pagpapatawad, ang tulong at pag-ibig ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ipinagdarasal namin ang aming mga mahal sa buhay, ang aming anak, asawa, mga magulang. Hawakan mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila. Tulungan mo kaming lahat. Pinagdarasal namin ang mga may sakit, lalong-lalo na mga nakatatanda, ang aming mga magulang, lolo at lola. Hawakan mo kami, Panginoon, at bigyan mo kami ng kagalingan. Salamat po, Panginoon. Pinapangako po namin, sisikapin namin, na magiging mabuti kami sa angkan na ibinigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus,
Salamat po, Panginoon, ang lahat ng aming iniling ngayon ay iniling namin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon.